Mahina ang blower ng aircon. Ano yung mga dapat i-check? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ano yung inyong aircon benta, no? What if you experience yung mahina, yung lumalabas na hangin sa inyong blower? Well, okay. May dalawang possible issue dyan or may dalawang pwede tayong tignan na possible issue, no? Number one dyan is, ang question ko dyan is, malakas ba yung tunog ng motor? O sa tingin niyo malakas ba yung takbo niya pero mahina lang yung blower? Or mahina yung takbo niya kaya mahina yung blow ng hangin sa inyong blower? Ano? So yun, ano ba dun sa dalawa? Okay, ganito. Halimbawa, scenario. Pagsakaling ang nai-experience ninyo ay mahina yung takbo ng motor. So halimbawa, kahit nakamax na yung blower ninyo dun sa inyong dial o sa inyong pindutan, eh nakamax na pero ang hina nung takbo ng inyong motor, hindi nyo naririnig yung kanyang ugong na mabilis siya tumakbo, there's a big possibility na blower ang inyong issue o yung blower motor ninyo. So, to confirm na yun talaga yung problema nyan, kukuha lang kayo ng wrench o any metal na matigas at itatap ninyo yung blower. Pag bumilis yung takbo nun, there's a big possibility na blower motor yung issue. Okay. So, ang isang problema dyan is, number one, pwedeng carbon brush, manipis na, o yung kanyang bearing ay kumakalog na. So, yun yung pwedeng gawin dyan. Ano? Now, ang idea dyan, pag blower ang problema o blower motor, ideally, dapat na siyang palitan. Okay? So, kung ang indication ay kahit nakamax yung inyong blower o yung inyong aircon, it's still mahina yung takbo ng inyong blower motor, there's a big possibility na blower motor yung problema. Now, punta naman tayo dun sa isang problema pa, no? Ang nangyayari naman, malakas naman yung blower, napapansin nyo naman from 1, iba yung takbo ng 1, iba yung takbo ng 3 o 4, no? O yung todo, yung max, mas lumalakas talaga. Pero ang problema, mahina yung aircon na lumalabas o yung lumalabas sa aircon vent, mahina yung hangin. So ano naman yung posibleng problema doon? Okay, may dalawang possible issue dyan. Number one dyan is madumi na yung inyong aircon filter. So kailangan nyo siyang palitan o linisan. Well, depende yan. Ano? Kung yung inyong aircon filter ay yung parang kulambo o sabihin na natin parang plastic siya, well, yun, pwede nyo siyang hugasan. Okay, walang problema doon. Now, kung yan naman ay yung parang paper type or cloth type, mas recommended ko dyan na i-replace nyo na. Now, kung tipid mode kayo, pwede nyo siyang ipa-blower or ipa-vacuum para malinis siya, no? Isa yan sa mga possible issue din. Then yun, pwede yung blower motor din o yung pan ng blower is madumi. So, kailangan nyo siyang linisin din. So, yun, kailangan nyo nga lang baklasin at pwedeng pabugahan ng hangin or hugasan. So, depende doon sa klase nung scenario, no? So, yun. Now, pag madumi, ano? Now, may isa pang posibleng issue dyan. Ito naman ay pag nagkakaroon na kayo ng problema sa inyong expansion valve. Pag yung inyong evaporator o yung dinadaluyan ng hangin from blower papuntang evaporator bago pumunta sa inyo yung hangin, pag yun ay nagyayelo. So, ang nangyayari dyan is pag nagyayelo yun, magkaklag. So, ibig sabihin, kahit malakas yung hangin o yung ikot ng inyong blower, kung clog yung evaporator, there's a tendency na hihina rin yung buga ng aircon o nung hangin sa inyong aircon vent. So, isa sa way to diagnose it is, pag napansin ninyo na ang lakas naman ng hangin ng blower ko, okay naman yung filter ko, pero ba't ang hina ng aircon, yung hangin na lumalabas sa aking aircon vent? Try nyong patayin yung inyong aircon mga 5 minutes. And pag inon ninyo at lumakas, yun, possible yun na nagyayelo yun. Now, to confirm pa, pag bawa na-experience siya ulit after a while, try pumunta kayo sa inyong engine bay, then i-check ninyo yung tubo ng aircon o yung galing doon sa compressor, i-check ninyo. Pag nakikita nyo na namumuti siya or parang nagyayelo, yun, possible yun na may problema kayo sa expansion valve. So, kailangan nyo siyang ipalinis at kailangan nyo rin siyang ipa o kung sakali man papalitan yan, no? So yun yung tatlo, no, na posibleng issue if nakaka-experience kayo ng mahinang buga ng hangin
sa inyong mga aircon vent. Pwede yung blower, okay, o yung blower motor, pwede yung filter, or pwede rin yung expansion valve. O yung, may problema rin siguro kayo sa system ninyo ng aircon. So kung sakali man na na-experience niyo yan, kung nandun na sa nagyayelo, I highly recommend, dali nyo na sa mga aircon shop yan para maayos kung ano talaga yung problema o ma-pinpoint yung problema. Kasi minsan, pwede rin, no? Pwede rin na magyelo yan kung masyadong mahina yung blower ninyo. Pero usually, kaya nagyayelo yan dahil yung expansion valve ninyo ay may problema na. So, yun mga paps, no? Kung sakaling ma-experience nyo yan, no? So, yun lang yung mga dapat ninyong ipacheck pag mahina yung blower ng inyong aircon. So, ngayon, magsasagot na naman tayo ng mga tanong ano na nai-comment doon sa aking mga video, no? At number one dyan is, vibrate ang makina pag bagong start. Well, normal naman yun. No? Normally, pag start natin, medyo mas mataas yung RPM natin. Then eventually, mga 5 minutes o mga less than 5 minutes, bumababa naman yan. So, bumababa na rin yung vibration. Pero kung talagang intense yung vibration, well, ipacheck mo yung mga support. Baka naman may problema na, no? Yun. So, okay. Now, next question is, naglolo ko ang transmission, ayaw mag-reverse. Ano yung possible issue sa automatic? Well, pag sa ganyan, isa sa mga pwede mo munang gawin dyan is magpapalit ka muna ng transmission oil at filter. And pag na-resolve dun, okay na. Pero pag hindi ma-resolve dun, well, kailangan mo talaga ipacheck yan, no? Sa mga automatic transmission expert. Okay? Then, next question, ilang liter ang coolant ng isang kotse? Usually, mga 4 to 5 liters yan. So, mas maganda, check mo yung owner's manual kung ilang litro talaga. No? Pero usually, sa mga malilit na kotse, mga 3 to 5 liters. Okay, yung coolant na bibilhin mo dapat. Then yun, last question is, ideal bang gumamit ng additives sa pagtagal ng oil sa loob ng engine? So, siguro ang question niya is kung instead na i-change oil mo, lalagyan mo ng additives para magtagal yung oil sa loob ng engine. Well, ako mga paps, hindi ko i-recommend yung ganyang setup, ano, kasi there's a tendency na baka hindi yung additives hindi naman compatible dun sa oil na nasa loob ng inyong engine, baka magkaroon pa ng problema. So much better sundin niyo talaga yung interval ng oil na nilagay ninyong huli. Okay, kaysa sa lagyan niyo siya ng additives para lang maging ang pangako yata dyan is yung para bumalik daw doon sa dati niyang consistency o yung dati niyang labnaw o lapot man, ano. So para sa akin mga paps, pag ganyan, mas maganda i-change oil niyo na lang than iano niyo na lang than lagyan niyo siya ng additives, no. So yun mga paps, no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba, at sa Facebook, click yun lang yung follow sa taas, at sa TikTok, click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat pala sa mga nagko-comment, nagbibigay ng advice, at na nagko-question, ano, ayun, salamat sa inyo, keep safe mga paps, and don't forget to like this video.